Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina. Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng rellenong talong. Mayroon tayo ditong tatlong pirasong talong. Ihiwaan lang natin sa gitna ng pahaba. At pagkatapos niyan, ipakuluan or ilagay natin sa kawali na may tubig at pakuluan hanggang sa lumambot o hanggang sa maluto rin siya. Pagkatapos na malambot na siya o luto na, itanggalin na rin natin sa kawali at saka i-sit aside muna at saka palamigin. Habang pinapalamig natin yan, gagawa na tayo ng ating stuffing. Mayroon tayong 250 grams na pork giniling. Lagyan lang ng sibuyas, isang piraso na paminsk at bawang na 6 cloves. Hiniwa rin ng pamins at carrots na hiniwa ko rin siya ng maliliit na pa cubes at maglagay din ng 2 tablespoons na oyster sauce at lagyan na rin natin ng isang pirasong itlog at 1 teaspoon na paminta at 1 teaspoon din na asin at maglagay tayo ng 2 tablespoons na flour or harina. Ihalo hanggang sa mag-well combine ang lahat na ingredients. Hanggang sa mahalo ng mabuti, hanggang sa magiging paste na yung ating giniling, kagaya sa nakikita mo sa video. Pagkatapos niyan, babalikan na natin yung ating talong. Lagyan na, tanggalan natin yan ng excess na tubig o kasi nagtutubig talaga yung talong, kagaya niyan, o nakikita mo. Punasan natin yan ng paper towel para maabsorb ng paper towel yung excess na water. Pagkatapos yan, lagyan na natin yan ng stuffing na giniling na ginawa natin. Maglagay tayo ng kunting asin para magkaroon ng timpla yung ating talong at saka kunting paminta na rin. At maglagay na tayo ng giniling. Isa stuffing na natin dyan sa talong. At lagyan na lang natin lahat yan para malagyan na lahat yung ating tatlong pirasong talong. Ito na yung ating rellenong talong. Bago natin siya iprito, lagyan muna natin ng harina. At siguraduhin mo lang din na mataktak mo yung excess na harina sa talong para mawala rin naman ng excess na harina yung ating mantika. Sa kawali naman, naglagay na ako ng mantika at saka napainit ko na. Ilagay na natin yung ating rellenong talong at saka antayin na lang natin na maluto yung kabilang side bago natin siya baliktarin. Habang inaantay natin maluto yung ating relleno, mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back. At i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. At pwede na natin yung baliktarin habang binabaliktad natin dahan-dahan lang para hindi siya maghihiwalay o hindi siya madurog. At antayin na rin natin na maluto siya bago natin ulit siya baliktarin din. Ito na, okay na rin yung kabilang side. Pwede na rin natin siya baliktarin kasi tingnan mo, nag-iba na rin yung kulay niya at saka na medyo nag-brown na siya. At talaga namang take note talaga mga kalasa, dahan-dahan lang talaga dahil madali siya matanggal sa talong, mahiwalay. Pagkatapos niya na makikita naman natin maluto na siya dahil kagaya niyan, pagka tinutusok-tusok natin o pinipindot, firm na siya, hindi na siya yung nagwiwiggle. At pagkatapos na okay na rin, nakikita mo na okay na yan, pwede na natin yung tanggalin at saka i-sit aside muna para mag-cool down o kaya matanggal yung excess na mantika ng sa talong. Agaya niya mga kalasa, okay na yan, luto na yung ating relleno. I-sit aside muna natin para mag-i-rest, gagawa pa tayo ng ating sauce. Sa kawali naman, maglagay tayo ng 2 tablespoons na oyster sauce, 3 tablespoon na banana ketchup at 1 tablespoon na sugar. Ihalo at maglagay na rin tayo ng onion or sibuyas, isang piraso na hiniwa ng paminsk at 1 teaspoon na asin at paminta na rin at maglagay din tayo ng 1 tablespoon na butter. Ihalo lang hanggang sa matunaw yung butter at maglagay na rin tayo ng tubig
At depende sa iyo kung gaano karami, basta tantsahin mo lang din kung gaano karaming sauce ang gusto mo. Sa akin siguro mga 3 tablespoon 'yon or 1/4 cup na tubig. Pagkatapos niyan, maglagay na tayo ng slurry. Unti-unti lang, 1 tablespoon na cornstarch at 1 tablespoon na tubig ang tinunaw ko. At huwag mo lang biglain ang paglagay at tuloy ang paghalo. At maglagay tayo ulit ng konti, depende sa'yo kung anong consistency o lapot ang gusto mo sa sauce mo. Pagkatapos niyan, ihalo lang. Pagka nakita mo na medyo kumulo na siya o nagbubbles na yan, okay na yung sauce natin. Pwede na yan natin ilagay doon sa ating rellenong talong. Ito na mga kalasa, presenting yung ating rellenong talong na talaga namang napakasarap, lalong-lalo na yung sauce. At lagay lang natin yan at lagyan na rin natin ng garnish na dice na tomato. Maglagay tayo ng kunti para mas masarap din yan. Pwede rin yan mga kalasa na maggawa ka lang din ng ibang sauce or ketchup lang o kaya suka. Nalagyan mo kunting asukal, yun, masarap din yun. Pagkatapos yung mga kalasa, tikman na natin yung ating rellenong talong na talaga namang napakasarap at siguradong-sigurado yan mga kalasa, magugustuhan ng inyong mga chikiting at ng buong family at saka mag-i-enjoy sila sa kanilang masarap na hapunan. Kaya mga kalasa, talagang kayang-kaya mo na rin ito gawin. At kung masarap yung tortang talong, mas lalong pinasarap ang rellenong talong ng lasang Pilipina. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!